3, 2, 1. Loading complete. Yo mga Cubs, kamusta? Tagal-tagal din tayo hindi nakagawa ng ating content, ating video. Tayo medyo busy. Ngayon nga, pauwi na tayo mga Cubs. 5-5 oras na ito ngayon, trabaho. Pagod, daming trabaho, may daming gawa. Pagod tayo. Uwi na tayo pag uwi ng bahay, pahinga kain. Pahinga ng content, tulog na tayo. Nabi na nga tayo mga Cubs, nakapagpalit na nga tayo. So, pababa na tayo ngayon ng ating locker room. Halipasa tayo. Ay talagang napagod ngayon. Ayan, palabas na nga mga Cubs. Pero bago tayo lumabas ay pipirma muna tayo sa ating attendance sa labas para makakuha yung oras natin. Ayan, nakasakay na tayo sa bike. Nga pala mga Cubs, may kunting paalala ulit ako sa mga nag-a-apply o mga naandito na galing sa Pilipinas o galing kahit saan galing bansa o galing sa Middle East. May paalala lang ako kung nandito na kayo sa Poland. May kunting paalala lang ako about sa ating TRC o sa ating visa. Sa mga nandito na sa Poland, bagong dating at o ilang buwan na, tingnan nyo maigi kung hanggang kailan yung expiration ng visa nyo na nasa passport nyo mga Cubs. Tingnan nyo maigi kasi mahirap na pagka inabot kayo ng expiration nyan mga Cubs. Tapos hindi pa kayo nakakapag-process ng inyong TRC. Mahirapan kayo, malaking problema yan para sa inyo. Kaya tingnan nyo maigi pag kung expired na o malapit na mag-expired o hindi, kasi 1 month before kailangan nyo nang ipa-process yung TRC nyo pagka mag-expired na ang visa nyo. Kasi pagka hindi nyo pa pinaprocess yan at naabutan kayo ng expiration ng visa nyo, may hirapan kayong mag-asikaso nyan o asikasuhin ng agency nyo o magpa-lawyer kayo, may hirapan, maraming may tatanggi sa inyo. Okay lang sana kung expired lang ng 1 month o wala pang 1 month. Hindi ganun kalaking big deal. Kasi almost 1 month lang or 1 month lang. Pero pag umabot na ng mahigit isang buwan niyan mga Cubs, mahirap na kasi ang dami kong kakilala ng ganyan dito na sa Poland. Puro ganyan ang problema, nagpa-expired ng visa, nagpa-abot ng expiration ng visa nila. Tapos, nung pinapaayos nila yung TRC nila, nagpa-process, hindi nila maayos kasi nga, yung illegal staying na sila dito sa Poland kasi wala na silang visa. Working visa nila, hindi na valid. Kaya ang payo ko lang sa mga nandito na sa Poland, na mga dumating na o mga ilang buwan lang nagtatrabaho dito tapos hindi nyo pa alam kung kailang expiration visa nyo, o alam nyo na, pakipag-ugnayan kaagad kayo sa inyong agency o maghahat na kaagad kayo ng inyong lawyer para magkasikaso ng TRC nyo o i-process ng TRC nyo. Kasi sabi ko nga sa inyo mga Cubs, mahihirapan kayo talaga pagka yung nabutan kayo ng expiration ng inyong visa. Maayos naman pero napakahirap, merong hindi talaga nag-aayos niyan mga Cubs, kasi yung ibang attorney, ibang lawyer, hindi naman sila natatakot pero ayaw nilang tanggapin pagka yung alam nilang expired na yung pag alam nilang expired na yung visa ng kliyente nila. Kaya mas maganda mga Cubs, bago mag-expired o 1 month before bago mag-expired ang inyong visa, parinyo nyo na. Yun lang payo ko sa inyo mga Cubs, kasi kayo rin may hirapan yan.
hindi nyo masabi kung kailan kayo matchechecking o maano ng mga andito, mga tao, mga nagchechecking dito. Papa sana all pogi. Sa naming kasamang Pilipino dito. Ay, pare. Mag-hi ka muna sa ating mga kababayan na nanonood. Ahoy, kabayan! Kasamahan natin yan. Sa kasama ko, mga Nepali. Pangalan nito, Jerwin, sa natin. Saan galing nga? Pilipinas diretso, no? Oh, Pilipinas diretso. Oh, galing Pilipinas dalawang, na to. Dalawang planta na napuntahan ko, sa baboy tsaka sa baka. Yun. Ang hirap doon. Ang hirap sa baboy tsaka sa baka. Ito na ang pinakamadali na puntahan niya. Oo. Oh. Chicken factory. Puro injury, tama ako ron. Balikat, tsaka bewang. Magkaliw kami ng tinitirhan, mga Cubs. Ako, may asawa at may anak nga nandito. Nangungupang kami sa apartment siya, sa accommodation. Kasama niya, Nepali. So, siya, mauna mo eh. Ako, ililiko na dito. Kaya okay. Na. Ayun na, nagpaalam na yung ating kababayan na katrabaho. Mga ilang ano lang rin siya dito nagkatrabaho pa. Mga ilang buwan pala, mga tatlong buwan pa lang nagtatrabaho dito, galing siyang Pilipinas, pero ang dami niya ng pinanggalingan na company sa loob ng limang buwan niya dito, nag-i-stay siya dito sa Poland nga. Ang dami niya ng pinanggalingan, tatlong buwan nga sa amin siya nagtatrabaho bago siya magtrabaho doon sa amin. Nagtrabaho muna siya sa ibang company bago siya lumipat dito sa amin. Yun nga, sabi niya nga, doon siya nagtrabaho sa butchira ng baboy. Tapos lumipat siya ng butchira naman ng baka. Talagang suko siya doon, dami niyang tinanas kasi mahirap talaga ang ano, kasi malalaking karne talaga 'yon, mga Cubs. Baboy tsaka baka ba naman ang kakatay, tapos hindi mo siya katangkaran, hindi mo siya kalakihan. Kaya nahirapan siya. Kaya nung nagpalipat siya sa ano niya, agency niya, dito siya nilipat sa amin, dito sa pinagtatrabahong ko na Chicken Factory Superdrove. Ngayon, sabi niya okay na okay naman daw yung trabaho niya. Kayang-kaya niya, walang problema. Tapos yung TRC niya, pinaprocess na rin ngayon kasi sinabihan ko na rin siya na bago mag-expire yung kanyang visa, at least one month nga ay makapag-process na siya kasi siya may hirapan. Yun, nakinig siya sa payo ko ngayon, may dalumbong pinaprocess niya kanyang TRC. Yung kanyang visa na-expired lang last month ay hindi naman totally last month, nung April pa. So may dalawang buwan na nga o magdadalawang buwan lang pinaprocess yung kanyang TRC. Kaya sabi niya sa akin, nagpa-thank you siya kasi sinabihan ko daw siya kaagad ngayon. Hindi na siya nangangamba na maabutan ang expiration ng kanyang visa. Nandito na tayo, mga Cubs, sa bahay, sa building ng aming inuupahang apartment. Tatago ko lang muna ang mga Cubs ang bike ko sa basement, doon ko kasi tinatago. Ayan, itago lang natin yung bike natin, mga Cubs. Ngayon dito tayo sa elevator. Tataasa tayo, medyo matagal yung elevator. Nasa 9th floor, maghihintay tayo. So, ganoon na nga lang, mga Cubs. Yung katod nga ng sinabi ko, paalala lang sa mga bago ulit. Pag mag-expire na yung visa nyo, bago pa mag-expire, o one month pa lang mag-expire, one month pa lang bago mag-expire, ipaprocess nyo na sa agency nyo or sa lawyer para magkaroon kagad ka ng TRC. Hindi kayo ma-illegal stay in dito sa Poland kasi mahirapan talaga kayo, mga Cubs, lahat pag na-checking kayo. Baka yung pangarap nyong magtrabaho ng matagal dito mangyari, uuwi kayo ng Pilipinas ng wala sa oras. Kaya mas maigi kayo, mga Cubs, ipaprocess nyo na bago mag-expire yung visa nyo. So yun lang, mga Cubs, hanggang sa muli. Hanggang dito lang ating video. O nga pala, mga Cubs, konting paalala lang ulit sa lahat nga, marami nagko-comment sa akin kung kabilang ka ba ako sa agency. Paalala, mga Cubs, ako po hindi kabilang ng kahit anong agency or agent dito
Salamat po akong nagtatrabaho dito, OFW din, na may mga pamilya dito na nagbibigay sa inyo ng advice at impormasyon bago kayo pag nag-apply kayo pupunta rito sa Poland. So, ang ganun na lang, Cubs. So, papalo lang rin ako sa aking Facebook page, yung Pinagpamili in Poland. Yun din po ang pangalan, tutub ng same ng pangalan ko dito sa YouTube. So, doon ulit, mga Cubs. Ingat kayo palagi, and pagka mag-apply kayo sa Poland, sigurado yun yung legit at hindi scammer yung ma-applyan yung agency. So, sunod na ulit, mga Cubs. Patuloy tayong mangarap. Punta rito. Ingat, and God bless.